usap-usapan ngayon sa social media ang YouTuber na si Kate Yap. Ang mga content ni Kate sa kanyang channel ay tungkol sa mukbang. Ito yung mga uri ng video kung saan ang isang tao ay gagamitin ng kamera upang videoan ang sarili na kumakain ng sandamakmak na pagkain. Ang mukbang ay unang naging popular sa South Korea. Sa bansang ito, hindi maitatanggi. Ang kanilang pamamaraan ng pagkain ay talagang metikuloso at may sinusundang panuntunan. Ang panahon na sumikat ang mukbang videos ay noong 2010 at kalaunang naging mainstream sa YouTube. Samutsaring mga mukbang videos, pero hindi lahat ng mukbang ay kaaya-ayang panuorin. May ibang mga mukbangers na sumikat dahil sa pagkain ng mga exotic food. Pero ang pag-uusapan natin ngayon ay ang misteryo sa likod ng mga mukbang videos ni Kate Yap. Totoo nga kayang hinostage siya para magmukbang? Kung bibisitahin mo ang kanyang YouTube channel, wala ka naman talagang mahahalatang kakaibang bagay na nangyayari sa kanya. Tanging kalahati ng mukha niya lamang ang makikita mo sa mga videos niya. Hindi tutulad ng mga karaniwang mga mukbang videos na kitang-kita mo ang mga ekspresyon nila habang kumakain at kung paano nilalantakan ang pagkain at kitang-kita mo ang mga saya at tuwa sa pagkain nila. Sa karaniwang mga mata o sa mga untrained eye kung tawagin, ang ginagawa niyang mukbang videos ay natural lang. Pero kung pagmamasdan, kikilatisin, pagtatagpi-tagpiin ang lahat ng mga maliliit na detalye sa kanyang mga videos ay kikilabutan ka talaga at magtataka. Base sa mga kwento at mga opinion na nakikita ko sa kanyang mga videos at mga articles online tungkol sa kanya, itong si Kate Yap ay isang bihag na pinipilit kumain ng marami. Alam niyo bago pa man siya sumikat at kumalat ang isyu tungkol sa kanya, kilala siyang madalas mag-upload ng mga mukbang videos. Pero nitong mga nakaraang buwan ay napansin ng mga tagasunod niya na paisa-isa na lamang ang kanyang mga ina-upload. At napansin din nila na parang may kakaiba, mga tagong mensahe sa mga videos na ina-upload niya. At ang mga mensahe na ito ay parang paghingi niya ng saklolo sa mga taong nanonood sa kanya sa YouTube. Sa mga videos niya ay makakarinig ka na pinipersa siyang kumain. Mga kilos na hindi pangkaraniwan tulad ng pag-alog ng lamesa nung nainto siya ng saglit sa pagkain niya. Wala naman sigurong masama sa pag-alog ng lamesa, pero kung pagmamasdan mo ng mabuti at kung uulit-ulitin mong panuorin ng clip kasabay ng pag-alog ang mabilis na pagsubo niya ng pagkain. Nanimoy sa likod ng kamera ay may isang tao na inuutusan siyang bilisan ng pagkain. At sa kanyang isang video, mapapansin meron siyang mga pasa sa labi at sa kanyang kaliwang braso. Nanimoy ginulpi siya. Maraming taong nakapansin ito at pinaniniwalaan nila na nakuha niya ito sa mga taong may hawak sa kanya. Tipong hindi na niya kayang gawin ang ipinapagawa sa kanya, kaya binubugbog siya. Sa isa pa niyang video ay may isang boses na marininig kung saan sinasabihan siyang hariya. Ilang sandali naman ang lumipas ay sinasabihan siya ng fast. Hindi pa dyan nagtatapos. Sa bandang dulo ng kanyang video ay may lalaki kang maririnig na nagsasabing kamon. Mayroon pang insidente na kung saan ang kanyang mga daliri ay parang nagbibigay ng secret code o morse code ayon sa mga nakapanood ng video sa pamamagitan ng pag-tap niya sa bowl para makabuo ng isang salita. Tulad ng nabanggit, nagbibigay din siya ng mga secret codes para humingi ng tulong. Meron pang pagkakataon kung saan ang text na nakadisplay sa screen ay parang may nakatagong mensahe. Ang sabi dito ay the meat is so delicious, soft and tender. Kung mapapansin mo ang letter na SOS ay naka-uppercase o naka-capital letters. Ang SOS lamang ang naka-highlight o naka-capital letters. Sadyang kapuna-puna ito dahil alam naman natin na hindi naman uso sa kanila ang Jejemon. Sa mga tuwid, ang SOS ay may ibig sabihin na kinakailangan niya ng tulong at marami pang iba. Hindi naglaon ng mga kwento tungkol sa kanya ay nagkalat sa iba't ibang social media platform tulad ng Reddit at Facebook. Nang maraming tao na nang nahook sa kwento niya, nag-comment siya sa kanyang video na in-upload noong June 21 para klaruin ang mga bagay-bagay at mga maling akala ng mga tao sa kanya. At ito ang mga kanyang sinabi, "It's not Morse code. That isn't even how Morse code works. It is just a series of short and long pulses. We've been thinking outside of the box by assuming she is using one finger for long pulses and one finger for short pulses. She taps three fingers on the bowl. It is just random tapping. There is no correlation between her tapping and Morse code. I couldn't identify a single letter.
Pagkatapos niyang mag-comment, maraming tao ang nakapansin na hindi si Kate Yap mismo ang nagsulat ng comment. Dahil kung siya ang nagde-defend sa self niya, ay sasabihin niya na I o ako. Pero makikita mo sa comment niya na gumagamit siya ng she at her. Ibig sabihin hindi siya ang nagsusulat ng comment kung hindi ang may hawak sa kanya. At para patunayan na okay lang ang lahat para sa kanya, ay nag-upload ulit siya ng bagong video na may pamagat na I am alive. Tulad ng mga nakasanayan niyang mga content ng video ay kumakain pa rin siya ng mga seafoods na marami. Tulad ng lobsters, hipon, mga isda at mga tentacles. Gamit ang teksto sa screen na tila ini-highlight ang mga unang letra na naka-bold, kapag pinagsama mo ang lahat ng naka-bold na letra sa video ay makakakuha ka ng salitang help. Meron ding mga hakahaka na ang kanyang pagtatakip ng isang tattoo sa kanyang kaliwang kamay na may sign ng isang gang kung saan siya ay kabilang. Ang isang video na maaari mong makita na bahagyang ipinakita niya ang kanyang tattoo. Ito ay isang infinity sign na may heart na nangangahulugang walang hanggang pag-ibig. Ngayon man may mga opinyon na walang basihan na hakahaka dahil maraming rason para magkaroon ng mga basa o gasgas na hindi sinasaktan. Ang mga paggalaw ay maaaring maging isang coincident lamang. Sa 14 minutes at 52 seconds, makakarinig ka ng salitang health.